Samantala, update muna tayo kay Zian Gaza. Hindi nagtagal ang pagkakakulong sa tinaguriang pinakabatang scammer dahil agad itong nakalabas matapos ang halos isang araw lamang dahil na rin sa piyansa. Matapos po nito ay nangako si Zian na magbabago na at hindi na muling babalik sa kanyang dating gawain. Ngunit gaano katotoo ang balitang ibinibenta raw nito ang kanyang t-shirt na suot-suot nung sumuko at nakulong siya? Alamin natin ang buong istorya mula sa ating showbiz reporter na si Rocky. Rocky, totoo ba ang balitang ito? At mukhang nakakahalata na ako sa iyo. Ha? Puro Zian Gaza na lang ang balita mo. Mukhang nai-inlove ka na kay Zian. Rocky. Sinasabi ko na nga ba eh, malakas talaga ang kutob ko na kapag binalita ko na naman itong si Zian Gaza, ay magsiselos ka na. Huwag ganun, Dennis, huwag. But anyway, ito na nga, nakakaloka nga itong si Zian Gaza, ano, kasi nga ibinibenta niya ng 9,000 piso. Tumataginting na 9,000 piso yung kanyang suot na damit noong siya ay sumuko sa mga otoridad at noong siya ay ikinulong na. Tumataginting na 9,000 piso ibinebenta ng kalalaya lamang ng tinaguriang scammer na si Zian Gaza, ang orange shirt na kanyang isinuot noong nasa kulungan pa siya. Sa kanyang Facebook account, ipinost ni Zian ang naturang orange shirt na kanyang isinuot noong sumuko siya sa mga otoridad kung saan nakahanger pa ito. Anya, serious buyer lamang ang kanyang i-entertain kung saan ibinebenta niya umano ito sa halagang 9,000 pesos. Sinabi pa nito na kung sino man ang bibili na naturang shirt sa halagang 9,000 piso ay magkakaroon ng one-on-one coffee date sa kanya sa isang hotel lounge sa Pasay City. Kung matatandaan, nakalabas noong gabi ng Biyernes si Zian matapos manawagan na tulungan siyang makalikom ng halagang 160,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan kahit na 126,000 pesos lamang ang kanyang piyansa. Samantala, hindi naman malaman, Dennis, ano, kung naibenta na itong damit, itong si Zian Gaza, kung saan sa comment doon sa kanyang Facebook account ay may mga interesado nga na bumili talaga. No? Hindi ko alam kung anong gagawin nila doon sa naturang damit itong si Zian kung sakaling bibilihin na nga nila ito. Para sa DZRH Network News, Rocky naglilingkod sa pagbabalita. At back ulit sa iyo, Dennis. Maraming salamat, nagbabalita si Rocky. Para updated ka sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at i-ring ang bell para araw-araw updated ka.